Oras natin, 4:06 ng umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! 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 Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent, at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! 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 Todo lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Balita! Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balita, 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 todo lakas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Huwebes, huling Thursday sa taong 2022 partner. At syempre kami po ang inyong magiging tagapagbalita hanggang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Balita, balita, todong lakas. Alamin na natin ang headlines sa balitang todong lakas. Balita, balita, todong lakas. Nangunguna sa ating mga balita bilang ng mga nasawi sa pagbaha dulot ng shearline, nadagdagan pa halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura pumalo na sa 300 million pesos. Ng Pilipinas matapos sumirit ang kaso ng COVID-19 sa China, hihigpitan ng DOT. Pagdagsa naman ng mga turistang in-check sa Pilipinas, asahan na sa susunod na taon. Ilang mga bansa sang-ayon sa paghihigpit ng restriksyon sa mga turista mula sa China. MMDA handa sa mas mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila sa pagsalubong ng bagong taon. Presyo ng puting sibuya sumirit sa 600 pesos kada kilo. Halaga naman ang pulang sibuyas, posible pang lumobo sa mahigit 700 pesos kada kilo ayon sa DA. Mahigit 2 milyong SIM cards rehistrado na sa unang dalawang araw ng SIM registration. At balita sa Ibayong Dagat, mandatory military service sa Taiwan palalawigi ng isang taon. Balitang pampalakasan, Bay Area Dragons pinataobang Ginebra San Miguel sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals. At sa ating balitang showbiz, OG Diaz naglabas ng hinanaing dahil sa mahal na presyo ng sibuyas. Balita, balita, todong lakas! Muli magandang umaga Pilipinas, bago natin dakuan ang detalye ng mga balita, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Patuloy pa rin minomonitor ng Pag-asa Weather Bureau ang Low Pressure Area o LPA na namataan sa layong 200 kilometers hilagang silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres, mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 na oras ang LPA, pero magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, Visayas, Palawan, Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Apektado naman ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan ang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon Province. Asahan din ang bahagyang pag-ulan hanggang sa maulap na kalangitan sa nalalawing bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, habang magiging maaliwalas naman ang panahon sa bahagi ng Ilocos Region at nalalawing bahagi ng Mindanao. Samantala, maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao dahil pa rin sa isolated rain showers o thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 23 hanggang 29 degrees Celsius, habang sisikat naman ang haring araw mamayang 6:19 ng umaga at lulubog ito mamayang 5:36 ng hapon. Sumadsad sa 20.5 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila kahapon. Ito na ang sa ngayon ang pinakamalamig na araw sa pagsisimula ng 2022-2023 amihan season. Naitala na Pag-asa ang mababang temperatura sa Science Garden Monitoring Station sa Quezon City alas 6:10 ng umaga. Bumagsak naman sa 12.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, 18.5
18.2 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 18.6 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora, 18.8 degrees Celsius sa Malibalay Bukidnon, 19.6 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte, 19.7 sa Tuguegarao City, dyan ho yan sa Cagayan, at 19.8 degrees Celsius naman sa Abukay, Bataan. Inaasahan naman ang PAGASA na titindi pa ang malamig na panahon sa pagitan ng Disyembre ngayong taon at sa Pebrero ng susunod na taon dahil sa amihan. Samantala, lumobo na sa 20 napaulat na nasawi sa naging epekto ng matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa noong Christmas weekend. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 na nasawi ang validated o kumpirmado na. 25 naman ang napaulat na nawawala habang 10 ang sugatan. Nasa 105,000 families naman ang apektado o katumbas ng mahigit 400,000 individuals. Samantala, iniulat naman ng NDRRMC na nasa mahigit 16 million pesos na halaga ng tulong ang kanilang naipaabot sa mga biktima ng masamang panahon. Samantala, lumagpas na sa 300 milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng epekto ng shear line sa ilang bahagi ng bansa. Sa uling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ang NDRRMC, pumalo na sa kabuuang 41.7 milyon pesos ang pinsala bunsod ng pagkakasira ng mahigit 3,000 kabahayan sa Mimaropa Region, Region 6, 8, 9, 10, 11, maging ang Caraga at ang Barm. Naitala naman na ang pinakamalalang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na umabot sa 206.5 milyon pesos ang halaga huyan ng nasirang pananim at gamit na pansaka ng mga magsasakaha at kung saan pinakanapuruhan ang Region 5 at ang 10. Nasa 2 milyong piso naman ang pinsala sa irrigation facilities sa Region 5. Samantala, nagkakalaga ng 51.5 milyon pesos naman ang halaga ng nasirang infrastruktura sa Region 10. Tatlo naman ang nasawi habang 8,526 families ang walang matuluyan bunsod ng mga pagbaha sa Zamboanga Peninsula. Ipinabati ni Ivan Eric Salvador, Department of Social Welfare and Development Region 9 Information Officer, nasa 66 barangay sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay ang puno na ng mga evacuees. Sa habang mayroon anyang mayigit 600 kabahayan ang nasira, habang 259 ang hindi gaanong nasira. Nagbigay naman ng burial assistance ang DSWD 9 sa mga pamilya ng tatlong nasawi dahil sa matinding ulan at pagbaha sa nasabing rehiyon. Namahagi rin anya ang ahensya ng family food packs, sleeping kits at kitchen utensils sa mga nasalantang residente. Nagpaabot ng pakikiramay ang China sa mga biktima ng pagbaha sa Pilipinas. Tiniyak din ng China ang kahandaang tulong sa mga biktima ng kalamidad sa Visayas at Mindanao kung saan na 29 ang naitalang nasawi. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian, mananatili ang China bilang mabuting katuwang ng Pilipinas sa mga panahon ng kagipitan gaya ng sinapit ng mga taga-Visayas at Mindanao. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 100,000 pamilya na ang apektado ng pagbaha bunsod ng malakas na pag-ulang dala ng shear line at ang hanging amihan. Sa oras na 4:15 ng umaga, magbabalik po ang balitang todong lakas. Sa oras na 4:18 ng umaga, nagbabalik po ang BTL dito pa rin sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Balita, Todong Lakas! Sa iba pang detalye ng mga balita, target magdagdag ng MMDA ng pumping stations bilang bahagi ng kanilang flood control measures. Ayon kay MMDA Deputy Chairperson Undersecretary Frisco San Juan Jr., patuloy sila sa pag-upgrade ng mga nasabing pasilidad sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga makinang may kalumaan na.
Pinag-aaralan din nilang magtayo ng karagdagang pumping stations sa Barangay Tatalon o Tatalon sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Aminado naman si San Juan na ang mga hindi pa natatapos na pumping station projects ang dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila tuwing may malakas na pag-ulan. Samantala, magsasagawa rin ang MMDA ng clean-up operations sa mga estero upang mapigilan ang pagbaha tuwing umuulan. Samantala, sa iba pang detalye ng mga balita, makararanas ng pagkaantala sa supply ng kuryente ang ilang lugar sa Pasay City. Sa anunsyo ng Pasay City Government, magpapatupad ang Manila Electric Company o ang Meralco ng power service interruption sa kahabaan ng Alley 17 Street ng Sano Valley dahil sa isasagawang line maintenance work ngayong araw. Magsisimula ang pagkaantala sa supply ng kuryente mamayang alas 8:30 ng umaga, natatagal hanggang mamayang alauna imedya ng hapon. Humingi naman ang pangunawa si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano sa mga maapektuhang residente, partikular na ang mga nakatira sa Circuit San Valley sa Alley 17 Street at sa Alley 13 Street. Samantala, para naman sa iba pang mga katanungan, maaaring bumisita sa official Facebook page ng Meralco o mag-text sa mga numerong 0920-9716-211 o ang 0917-5516-211. Samantala, pumalo na sa 93,062 ang mga biyaherong dumagsa sa mga pantalan sa buong bansa. Para manatiling ligtas ang biyahe, nag-inspeksyon ang Coast Guard sa 479 na barko at 780 na motorbangka bago bumiyahe. Ipinakalat na rin ang nasa 1,953 na tauhan ng PCG sa 15 distrito nito. Batay sa huling datos ng Philippine Coast Guard, nasa 52,088 na ang outbound passengers at nasa 40,974 naman ang inbound passengers. Samantala, mananatili naman sa heightened alert ang Coast Guard hanggang January 7, 2023. Samantala, target ng gobyerno na maabot sa 2.6 million ang international tourist arrival sa susunod na taon. Ito ang pinakamababang tourist arrival projection ng Department of Tourism o DOT batay yan sa kanilang isinumiting report kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gayunman, maaring umabot sa 6.4 million ang daragsang dayuhang turista kung sa Haya scenario. At simula noong Pebrero, nasa 2.4 million ang foreign tourist arrivals nang magbukas muli ang Pilipinas para sa mga dayuhan. Umaasa naman ang mga negosyanteng Filipino-Chinese na makababawi at makababangon muli ang sektor ng turismo sa inaasahang pagbabalik ng mga Chinese tourists sa bansa sa susunod na taon. Ito ay sa kabila ng pinakamatindi umanong COVID-19 surge na nararanasan sa China. Ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, makatutulong ang pagdagsa ng mga turista mula sa China sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 6.5 hanggang 7.5%. Mas nakaeengganyo rin anila ang pasya ng China na itigil na ang mandatory quarantine sa inbound travelers na nangangahulugang hindi na kailangang sumailalim sa quarantine ng ilang araw ang mga bibisita at umuwi ng China. Sa datos ng Department of Tourism, simula nang magbukas muli ang Pilipinas para sa foreign tourists noong Pebrero, aabot sa 1.65 million ang tourist arrivals hanggang nitong Disyembre a 1. Gayunman, nasa 33,000 Chinese lamang ang naitala ngayong taon kumpara sa 1.74 million noong 2019 o bago ang COVID-19 pandemic. Balita, tomo lakas! Sa kaugnay na balita, nais ng Department of Transportation o DOTR na higpitan ng pamahalaan ang pagpapatupad sa mga travel restrictions laban sa China. Ito ay sa harap ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa maraming lugar sa nasabing bansa. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, dapat isailalim sa COVID-19 test ang lahat ng mga pasaherong dumadating sa bansa mula rito. At sa kasalukuyan, limitado pa rin ang biyahe ng commercial flights mula Pilipinas patungong China.
Sang-ayon naman ang ilang mga bansa sa paghigpit ng restriksyon sa mga turistang magmumula sa China. Kasunod ito ng muling pagsirit ng kaso ng COVID-19 sa China, kung saan isinabay umano ang pagluluwag ng restriksyon sa Beijing, kabilang na ang mandatory COVID-19 quarantine sa mga magpopositibo sa naturang sakit. Nabatid na maraming mga bansa ang nangangamba dahil maraming Chinese ang nagpaplanong bumiyahe sa ibang bansa sa gitna ng COVID-19 surge. Ayon sa ilang mga bansa katulad ng US, Japan, India, Italy, Malaysia, Belgium at Germany, imposible nang matrack ang outbreak ng COVID-19 sa isang bansa dahil sa kakulangan ng genomic data na isa sa pinakakailangan upang ma-detect ang panibagong uri ng nakahawang sakit. Sa iba pang detalye ng mga balita, tumaas ang kaso ng asthma at iba pang respiratory illness. Inayag ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o ang PHAPI na kadalasang tumataas ang mga ganitong uri ng karamdaman tuwing magbabagong taon dahil sa usok mula sa mga paputok. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, normal lamang ang pagtaas ng kaso dahil sa polusyon na nakasasama para sa mga may sakit sa baga. Para anya makaiwas, pinayuhan ni de Grano ang publiko na lagi magsuot ng face mask, lalo na tuwing manonood ng fireworks display. Sa kabila nito, handa naman anya ang mga pribadong ospital sa buong bansa sa posibleng pagdagsa ng mga pasyente na naputukan habang papalapit ang pagdiriwang ng bagong taon. Samantala, hinimok ni de Grano ang publiko na salubungin ng taong 2023 ng ligtas sa pamamagitan na lamang ng pag-ingay o pag-iingay gaya ng paggamit ng turotot at pagpapatugtog sa halip na magsindi ng paputok. Samantala, karagdagang 257 COVID-19 cases ang naitala ng Department of Health kahapon. Ito na sa ngayon ang pinakamababang daily infections simula noong Hunyo at 15, kung saan 256 cases ang naitala at ikalawang araw na mababa pa sa 300 ang kaso. Ayon sa DOH, bumaba pa sa 14,695 ang active cases ng COVID-19 habang bahagya pang umakyat sa 4,062,000 ang total caseload. Kabilang na rito ang 3,983,000 recoveries at 65,309 death toll. Nangunguna pa rin ang National Capital Region sa mga rehiyong may pinakamaraming kaso sa nakalipas na dalawang linggo na 4,272, sinundan ng Calabar Zone 1,907 at Central Luzon 909. Sa orason, alas 4:26, magbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. Balita, balita, todong lakas. Balita, balita, todong lakas. Sa oras na 4:34 ng umaga, kayo pa rin ay nakatutok sa BTL sa DWIZ 882 at kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Balita, balita, todong lakas. At syempre partners, saan pa nga ba tayo maaaring bisitahin ng ating mga viewers at listeners? Para sa karagdagan pa nating mga balita, huwag niyo pong kalilimutang bisitahin ang aming website na www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page na DWIZ882. At napapanood din po kami via test broadcast sa Digital Free TV Channel IZTV at available rin po kami sa Digital TV devices at TV receivers. Scan lamang po ang inyong Digital TVs at Digital Channel boxes upang mapanood ang IZTV. Hoy, sabayan din tayong napakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation, provincial registration nationwide, kabilang na dyan ang DWIZ 94.3 FM Palawan, DWIZ 89.3 FM Dagupan, ang ating home radio stations 92.3 Home Radio Legazpi, 95.1 Home Radio Naga, at syempre nandyan din ang 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, sa ating ang Visayas 89.5 Home Radio Iloilo, 98.3 Home Radio Gensan, 98.7 Home Radio Davao. Ayan, at sa oras na 4:35 ng umaga, labas muna tayo ng himpilan. Metro Patrol reports. Hoy, alamin na natin ang presyo ng mga bilihin sa Binangonan Public Market mula kay Metro Patrol Tata Ray Abella. Tata Ray, magandang umaga.
Marami pong salamat, Aya Angeli. Binangunan public market tayo at atin pong alamin na ang mga pauna ng presyo, no? Sa presyo ng gulay muna tayo, mag-upisa sa ampalaya po naman ay 100, no? Kada kilo, talong naman ay 90. Sa presyo po ng carrot ay 80 ang kada kilo. Sa yuti, mababa rito. Tambakanot, 40 ang kada kilo. Ang cauliflower po naman ay 190, mababa ngayon. Sa halip natin 200 yan ang cauliflower, no? 190 na ngayon. Well, ang patatas, patas pa rin, 130 ang kada kilo. Chicharo, 200 pa rin. Ang sibuyas, mahato na, 290 pa rin ang kada kilo. Ano yan? Anong sibuyas? Ang puti ba yan o pula? Ay, pula po yan. Mm. Ay, maliliit po yan, maliliit. Hindi Agoy, malalaki yan. Maliliit pa pala yan. Paano kaya kung malalaking sibuyas na dahil magkakaiba ang presyo niya, ano, tataray? O pare-pares lang? Opo, Jelly, tama po yun. Pag malaki po, napakamalang presyo na yan eh. 290 ang kilo? Opo, maliliit po yan, maliliit po yan. Pula pa yan. Ang puti, magkano kaya ang puti? Ay, wala ko nakuha ang puti eh. Ito lang ako nakuha po. Yung pula po lang, Ma'am Jelly. Sige, antabayan namin yan na bukas, tataray. Oo, pumalingke. Nagkabihin na tayo. Anyway, sa presyo po naman ng lamang dagat, sa bangus naman dito ay 108 yan, no? Ang tilapia naman, 140. Ang GG, presyo pa rin ay 260 ang kada kilo, no? Ang ipong sipit-sipit yan ay 300, di malilita ipon yan, no? Then, yung biya naman ay 500 ang kada kilo, no? Ang ayawin naman ay 700, yung ayawin, ha? Yan ang pinakamahal na isda rito sa Wana Laguna, di ba? Yung ayungin, 700 ang kada kilo. Well, sa parte ng baboy naman tayo, ang laman dito ay 300, ano, 290, mababa dito kasi may slow trucks dito, ang baboy dito, ha? Kaya mababa rito ng konti. Well, ang presyo ng baka naman, ano, sa laman ay 480, 370 man ang buto-buto at ang manok naman. Ay naka-stable pa rin, no? 200 ang kada kilo. Ilating bantay presyo sa binangunan public market mula sa lalawigan ng Arizal, ito ang Metro Patrol. Tataray, Aragones, Abelian, Agos, yung pilang Metro Dulacas, ni WIC. Palita, palita, torong lakas! Salamat sa ating palengke man na si Tata Ray Abelia dyan sa Rizal. O, ito, dakuhan natin ang ulat. Sitwasyon dyan sa Caloocan City. Ihati dyan ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning, Jelen Haya. Ibinalita ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., District Director ng Northern Police District, ang pagkakumpiska ng 340,000 pesos. Halaga ng hinihinalang shabu at ang pagka-arrest sa pamumulo ni Chief of Police Colonel Ruben Lacresta. Sa isinigurang bypass operation ng mga operatiba ng Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Dennis Ogtuhan sa 12 Avenue West Grace Park, Barangay 71, Caloocan City, alas 6 ng maga kahapon, nagresulta ng pagka-areso sa tatlong suspect. Kinilala ni Police Colonel Lacresta ang tatlong suspect na sina Saavedra Lolita E. Ramos, 59 years old, ng Talisay Street, Town and Country, Marilao, Bulacan, Ebacuardo Noemi E. Salvador, 28 anos, ng Arellano Street, Barangay 156, Caloocan City, at Saavedra Robin E. Orina, 25 anos, residente ng Talisay Street, Town and Country, Marilao, Bulacan. Nakumpisla sa mga suspect ang dalawang medium heat shield na pinaniniwala ang 50 grabo ng shabu na may standard drug price na 340,000 pesos at by bus money. Sa ilalim ng tatlo sa inquest proceeding sa paglabag sa Section 5, Sale, Trading, Delivery at Section 11 sa Article 11 of RA 9165, o kinala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Metro Patrol Beth Samson nagugulat para sa Himpilang Metro ng Lakas, DWIZ. Palita, torong lakas! Maraming salamat, Metro Patrol Mama Beth Samson. Samantala, dakuan naman natin ang mga ulat sa lalawigan. Ronda, Provincia! Unahin na natin ang ulat ni Melvin Machado mula sa lalawigan ng Bicol. Melvin, magandang umaga.
Magandang umaga, isang 20 taong gulang na binata mula sa lungsod ng Legazpi sa lalawigan ng Albay, ang panibagong biktima ng paputok ngayong may ilang araw na lang bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa ulat ng fireworks-related surveillance incident ng Department of Health Bicol, naputukan ng 5-star. Sa kamay ang binata na agad namang nadala sa ospital at nalapatan ng lunas kaya't pinawi agad. Sa ngayon, meron ng 5 biktima ng paputok sa Bicol. Isa ang biktima ng 3-piece, 3 ang improvised cannon o boga at isa ang 5-star. Patuloy ang panawagan ng DOH Bicol na iwasan ang paggamit ng illegal na paputok ngayong pagsalubong ng bagong taon. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Ay, maraming salamat, Melvin Machado, dyan sa Bicolandia. Sa oras na alas 4.41, dako naman natin ang ulat sa Bataan. Ihatid yan ni Kuyang Jun Bringula. Kuyang Jun, maganda umaga. Malamig na umaga. Maraming nanawagan ito si Colonel Rubel Velasco, ang Bataan na PNP Provincial Director, sa lahat ng mga motorista na mag-ingat sa kanilang mga pagmamaneho. Ito upang makaiwas sila maging ang kanilang mga sakay o mga pasahero sa mga aksidente na nagaganap sa Roman Expressway at iba pang lansangan dito sa Bataan. Ang panawag nito ni Velasco ay ginawa dahil nga sa sunod-sunod na aksidente na nagaganap sa Bataan, lalo na sa May Roman Highway na ikinasabi na ng maraming buhay. Ayon pa rin kay Kenel Velasco, karamihan kasi sa mga naganap na aksidente sa Bataan ay pininiwala ang bunga ng human error. Kaya mungkahin ni Velasco na sa mga driver na kapag inaantok sa oras ng pagmamaneho ay ihinto ang kanyang sakyan at iparada sa ligtas na lugar at matulog na sandali. At higit sa lahat, huwag iinom kapag magmamaneho, lalo na sa mga panahon ito na uso ang mga kasiyahan. I-check din muna ang mabuti ang kanyang mga sakyan bago bumiyahe. Sa pamamagitan nito, naniniwala itong si Colonel Velasco na kung masusunod lahat yung kanyang mungkahi ay makaiwas yung mga motorista na dumadaan sa ilo naman sa aksidente. Jun Bringo na gulat, simple na metodo lakas, DWIZ. Maraming salamat, Kuyang Jun Bringo. Samantala, dumako naman tayo sa lalawigan ng Ilocos Norte. May balita mula dyan si Ronald Idol Domingo. Ronald, magandang umaga. Yes, magandang umaga. At narito na ang ating balita mula dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Napanatili ng Ilocos Norte ang kanyang titulo bilang List 4 province sa Ilocos Norte o sa Region 1. Ayon kay Mr. Jerby James Gumarit, namumuno ng Communications and Media Office o CMO ng Pamahalaan Panlalawigan, base sa kahulihang data ng Philippine Statistics Authority, pinakamababa ang poverty incidence rate ng Ilocos Norte na 2.5% o 2.5%. Naniniwala siya na ito ang bunga ng mga napakaraming programang ipinapatupad ng pamahalang lokal at nasyonal na may kaugnayan sa paglikha ng maraming trabaho at pangkabuhayan para sa mga kababayan. Inayag niya na sa pamahalang lokal, isa ito sa mga pangunahing programa ni Governor Macho Marcos Manotok. Sinabi ni Gumarit na isa sa ipinagalak ng gobernador ay ang Ilocos Norte lamang ang lalawigan sa Region 1 ang nakayanang ibinaba ang poverty incidence ng mga kababayan noong nakaraang taong 2021. Ipiniwanag niya na mula sa 4.5% noong taong 2018 ay bumaba sa 2.5% noong nakaraang taon 2021. Ipinagdag niya na sa nakaraang 10 taon ay nasa listahan ng PSA ang Ilocos Norte bilang first class sa province bilang isa sa mga lalawigan na may pinakamabang poverty incidence. Ula dito sa Ilocos Norte, ito si Patron Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIZ. Ay, maraming salamat, Idol. At sa oras o na alas 4.45, dako naman natin ang ulat dyan sa Laguna. Iahatid yan ni Arman Cambe. Arman, maganda umaga. Magandang umaga sa inyo. Patuloy na nakararanas na mahina at mababang benta ng prutas ang karamihan sa mga fruit vendors dito sa malalaking bayan sa Laguna. Ayon sa Federation ng mga Tindera ng Prutas, damang-dama muna nila ang malaking pagtitipid ng kanilang mga customer na dati-dati nag-iipon na ng mga bilog na prutas isang linggo bago magbagong taon. Ayon pa sa mga fruit vendors, nabawasan ng halos 30% ang namimili ng prutas base na rin naman
sa dami ng kanilang stock na hindi nababawasan. Malaki umano ang malulugi sa kanila kung magpapatuloy ang matumal na benta ng prutas araw-araw dahil madali umanong lumambot at mabulok ang ilang butas prutas na kanilang ibinibenta sa publiko bukod pa sa pagbabayad nila ng renta sa kanilang mga pwesto. Mula pa rin sa Laguna, ito po si Armand Cambe, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas! Maraming salamat, Armand Cambe, sa iba pa nating mga balita. Iniutos na ng Korte Suprema sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ibalik sa pamahalaan ang 83 milyong pisong halaga ng benepisyo na ibinigay sa mga empleyado at opisyal noong 2014. Kasunod ito ng naging desisyon ng Commission on Audit o COA hinggil sa naging pasya ng PhilHealth na pinagtibay naman ng Korte Suprema. Matatanda ang nagpasya ang pamunuan ng PhilHealth na mamahagi ng benepisyo sa kanilang mga tauhan at manggagawa na aabot sa 51.5 million pesos. 27.8 million pesos naman ang ibinigay para sa regional office sa Rizal at Metro Manila, habang 3.695 million pesos naman para sa ipinamahaging birthday gifts. Iginiit sa ruling ng SC na unauthorized umano ang naging hakbang ng PhilHealth at dapat na ibalik ito sa gobyerno dahil wala itong pahintulot ng Pangulo at nakitaan din ng iba't ibang paglabag sa mga batas. Sa maugnay na balita, suportado ng private hospitals o Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o ang PHAP ang pagpapalawig sa state of calamity sa bansa hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Sa gitna pa rin niya ng COVID-19 Omicron subvariant. Samantala, naghain naman na ng motion for reconsideration ang PhilHealth kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa paglalabas ng 83 million pesos na benefits na ipinamahagi nito sa mga opisyal at empleyado noong 2014. Ayon kay PhilHealth Corporate Communications Department Senior Manager na si Ray Balenya, nakapaghain na ng petisyon ng PhilHealth at umaasa silang magiging positibo ang tugon dito ng Korte Suprema. Marami anyang mga empleyado ang nakatanggap ng nasabing mga benepisyo, taliwan sa mga ulat na mga opisyal lamang ang nabigyan. Dahil dito, aminado si Balenya na magiging mahirap ang pagbabalik ng nasabing halaga. At nauna na nga ipinagutos ng SC sa PhilHealth na ibalik ang nasa 83 million pesos na halaga ng benefits na ipinamahagi ng PhilHealth bilang education allowance at birthday gifts. At iginiit ng kataas-taasang hukuman na kailangang aprobado ng ehekutibo at Department of Budget and Management ang anumang benepisyong ipapamahagi ng PhilHealth sa mga empleyado at opisyal nito. Sa kaugnay pa rin na balita, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth laban sa kautusan ng Commission on Audit na pumipigil sa pagpapalabas ng 83 million peso budget para sa kanilang mga opisyal at tauhan noong 2014. Sa 21 pahinang desisyon ng Supreme Court na inilabas ngayong Disyembre, pinagtibay nito ang desisyon ng COA na pagkaitan ang mga PhilHealth official at personnel ng nasabing halaga na para sana sa birthday gifts at education allowance. Ito ay dahil hindi aprobado ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang naturang pondo. Ayon sa SC, nilabag ng PhilHealth ang mga konsepto ng fiscal autonomy, institutional authority para sa pagsasaayos ng kompensasyon ng mga tauhan in good faith. Ibinalik naman umano ito sa ayos sa ibinabang desisyon ng komisyon. Batay sa isang desisyon noong 2016, napatunayan na walang diskresyon ang PhilHealth sa pagdetermina ng kompensasyon ng kanilang mga opisyal. Nabigo rin umano ang PhilHealth na tukuyin ang mga partikular na acts of grave abuse na sinasabi nilang nagawa ng COA. Balita, balita, tomong lakas! Sa iba pang detalye ng mga balita, tuluyan ng tutuldukan ng Department of Transportation ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel at kinumpirma ng DOTR na hanggang Sabado, Disyembre 31 na lamang ang free ride, makaraang hindi na ito palawigin dahil walang pondong inilaan dito ang gobyerno para sa susunod na taon. Aminado ang kagawaran na gustuhin man nilang palawigin ang libreng sakay, sadyang hanggang Sabado na lamang ang kanilang budget para sa nasabing program.
programa. Magugunit ang inalis ng Department of Budget and Management ang panukalang 12 billion pesos na budget para sa free rides sa National Expenditure Program sa taong 2023 na isinumite sa Kongreso. Sa halip na binigyan na ang DOTR ng 1.2 billion pesos para sa contracting service program. Nasa 10 hanggang 12 million pesos ang binayad ng gobyerno kada araw sa bus concessionaires para sa biyahe ng nasa 600 hanggang 700 bus sa EDSA busway. Samantala, bumaba ng 4.02% o 13,029 ang insidente ng sunog sa bansa mula Enero a 1 hanggang Disyembre a 26 ngayong taon. Kumpara ito sa 13,574 na naitala ng Bureau of Fire Protection sa kaparehong panahon noong isang taon. Ayon kay BFP spokesperson Superintendent Annalie Atienza, bagaman bumaba ang bilang ng sunog sa bansa, dumami naman ang bilang ng sunog dulot ng mga paputok. Batay sa datos ng ahensya, nasa 19 na ang firecracker-related fire incidents ngayong taon kumpara sa 7 na itala noong 2021. Hinikayat naman ni Atienza ang publiko na umiwas sa paggamit ng paputok at manood na lamang ng fireworks displays na inorganisa ng local government units sa pagsalubong sa bagong taon. Makidalo na lang po din tayo sa ating LGUs dahil meron po yan silang prepared na fireworks display, ano, at mas sigurado po tayo doon na hindi po talaga tayo madidisgrasya dahil ito po ay conducted by a marunong po talaga at kasama po ang Bureau of Fire na standby during the... Yan po ang tinig ni BFP spokesperson Superintendent Annalie Atienza sa panayam ng DWIZ. Samantala, hindi pa man nahihiwa, mas nakakaiyak na ang pagtingin pa lamang sa presyo ng sibuyas. Ngayong abala ang lahat sa pagbili ng iahandang putahe para sa medianoche. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture kahapon, naglalaro na sa 500 hanggang 720 pesos ang kada kilo ng lokal na sibuyas sa ilang pamilihan, lalo na sa Metro Manila. Mayroon ding pulang sibuyas sa mga supermarket na bagaman naglalaro sa 350 hanggang 450 pesos ang kada kilo huyan. Maliit ang mga ito kumpara sa mga palengke. Napagkasunduan ng Department of Agriculture o DA at iba't ibang stakeholders ang pagtatakda ng suggested retail price o SRP sa mga pulang sibuyas. Ayon kay DA Assistant Secretary Christine Evangelista, ito ay bilang tugon ng pamahalaan sa panawagan ng iba't ibang agriculture group kasunod ng nakakalulang presyuhan ng pulang sibuyas sa mga pamilihan. Mula 170 pesos kada kilo ay mabibili na ang sibuyas sa halagang 250 pesos kada kilo. Ito ay epektibo simula sa mga huling araw ng Disyembre ng kasalukuyang taon at tatagal ng hanggang unang linggo ng Enero ng 2023. Sa kasalukuyan ay naglalaro sa 500 hanggang 700 piso ang kada kilo ng red onion sa mga pamilihan. Kaya sabi nila ay huwag na daw bumili ng isang kilo ng maramihan, yung makakaya na lang. At damihan na lang daw ang bawang partner sa pagigisa. Samantala, ito ay tinagaho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang veteran media man at DWIZ senior reporter na si Patrol 3 Bert Mozo bilang isa sa mga board of directors ng Subic Bay Metropolitan Authority o ang SBMA. Sa isang pahinang appointment paper, binanggit na ng ipinagkakatiwala ni PBBM ang posisyon kay Mozo bilang kinatawan ng business and investment sectors. Nanumpa na rin sa tungkulin si Mozo sa harap ng Department of Justice Senior Deputy State Prosecutor na si Miguel Gudyo Jr. Nabatid na si Mozo ay halos 3 dekada na sa larangan ng pamamahayag. At nangako naman si Mozo na gagampanan niya ng buong puso ang kanyang bagong tungkulin para sa mga mamamayan at bayan. Balita, balita, tomong lahat! Balita sa ibang bansa! At alamin na natin ang detalye ng foreign news mula kay Hana Oledan. Palalawigin ng isang taon mula sa dating 4 na buwan ng mandatory military service sa Taiwan.
ayon kay Taiwan President Tsai Ing-wen, paigtingin ang kanilang bansa ang pagbabantay sa bawat mga borders sa gitna ng tumitinding banta ng seguridad mula sa China. Iginiit ni Tsai na hindi kakayaning matugunan ng 4 na buwan na military service ang inaasahang mas matinding sitwasyon sa pagitan ng China at ang kanilang bansa. Magsisimula naman ang 1 taong military service sa taong 2024. At yan po ang balita sa Ibayong Dagat. Ako po si Hannah Olidan. Sa Sport! Pinataob ng Bay Area Dragons ang Ginebra San Miguel sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa score na 99-82 na ginanap sa Araneta Coliseum kagabi. Nakuha ng Bay Area ang panalo matapos makuha ang 17 puntos sa halftime kung saan nanguna sa koponan ang import na si Andrew Nicholson. Matatanda ang unang pinataob ng Gin Kings ang Dragons sa Game 1 ng Best of 7 Series noong Pasko sa score na 96-81 dahilan para magpakita ng galing ang koponan sa Game 2 ng PBA Finals. Abangan naman sa January 4 ang muling paghaharap ng dalawang team sa Game 3 na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa entertainment, a trending news. Dito sa showbiz, iahatid yan ni Ate Kim Gomez. Naglabas ng hinanaing ang showbiz columnist na si Ogie Diaz matapos sumirit ang presyo ng sibuyas sa bansa. Labatid na pumalo sa 600 piso at posible pang pumalo pa sa 700 piso ang halaga ng kada kilo ng puti at pulang sibuyas. Sa Instagram post ni Ogie, kanyang ikinagulat ang halaga ng sibuyas kung saan mas mahal pa umano ito sa presyo ng karneng baboy at baka. Humirit pa ng pabiro si Ogie kung paano umano gawin ang sinigang na sibuyas na may sahog na baboy. At para sa showbiz, ito po si Kim Gomez. Balita, balita, tomong lahat. Yan, maraming salamat sa ating mga segment reporters. Paano nga naman kasi lulutuin ang sinigang na sibuyas na may sahog na baboy? Ayan, mas ramihan na lang daw yung baboy kaysa sibuyas. Kasi mahal. Ayan, at syempre, muli partner, congratulations ulit sa ating Patrol 3 Bert Mozo sa pagkakatalaga sa kanya bilang isa sa Board of Directors ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. At syempre, partner, batiin ko na ang ating mga supporters sa YouTube. Syempre, andyan si Tita Liza Benitez Pakay at sa buong Benitez family, advance Happy New Year. Andyan din si Mark Pontaba, si Tita Ems at si Kuya JC. At Happy New Year din sa buong Ludovico family. Andyan din si Roberto Villegas sa American Samoa, Happy New Year daw. At happy birthday daw sa anak niya si Julia Roberts. Oy, ano to, Hollywood actress to, partner. Andyan din si Roxanne Jade, si ang kanyang asawa na si Jennifer Villegas. Si T.N. Gremory, magandang umaga. At si Carding Domingo at si Lino Sinong dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, magandang umaga po. Magandang umaga and Happy New Year po kay Zoraida Calumente, ang aking pamilya. Si Mama Lenny at si Jeje na kikinig. Siyempre, belated happy birthday sa aking kuya. Hindi ko nabate kahapon, partner. Raymond Octalero, ingat palagi. At siyempre, eto batiin ko lamang si Miss Aneta Alegre Diaz, si Miss Andy Andrea Jong. Andyan din sa Cavite, ang Pamilya Valle partner, si Mara Manumavi, at si ang twins partner, si Yana at si Yara. Siyempre si Engineer Tito Manuel Valle. Siyempre maraming salamat din sa paikinig, Tito Roland Diza Mamaliteo, si Nelson Malinaw, Mirna Paderes Gusi, andyan din si Carmelita Mendoza, Ramon Abadillo, Derek Mateo, si Ramon Abadillo ulit, nag-comment ulit. Si Clyde James, andyan si Liza Bongkay Benitez Paca, kaya. Maraming salamat, Charlene Ibonia at syempre si Gary Ramos ng Malabon. Ayan, magandang umaga at happy Thursday po sa ating lahat at pinapasalamatan po namin ang mga bumubuo sa aming istasyon sa panguna ng aming boss na si Mr. Edgar A. Cabangon, Sir Vic Dalion Lima, Sir Bert Mozo at Miss Judith Estrada Larino. Bawi tayo bukas, andyan din ang aming tech on duty na si Engineer Daniel Tenko at si Engineer Jeric Barreto. At sa ating news writers na sina Druna Sino, Hannah Oledon at Angelica Doc Tolero.
Sa ating social media assistant, si Ate Kim Gomez. At ating communication assistant na si Yasmin Pantalyon at pilotong si Mang Basil Nabwa. At sumain niyo po ang mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Jelly Mendez. At muli ako po si Haya Ludivico. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Dapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1, abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama si Kuyang Drew Nacino. Maraming salamat at magandang umaga. Happy New Year! Balita, 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 balita. Balita. Balita.